Hello mga lords, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo para silipin naman natin ang estimated salary sa isang paborito kong charity vlogger na si Ruel of Malalag. So isang Kalinga team member mga lords. So supportan din natin na kanyang channel kagaya ng pag-support natin sa buong Kalinga team dahil sila ay mga charity vlogger. So siyempre huwag nyo rin kalimutan na isama na sa pag-support ang kanyang langga na si Richelle Morales Vlogs. At saka siyempre pati na rin yung aking channel. So mga lords, kung bago pa kayo sa aking channel, pakiclick nyo muna subscribe natin. And then siyempre pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ano po ba ang hinihintay natin mga lords? Let's go! So mga lords, si Ruel of Malalag sa ngayon ay mayroon ng upload videos na 1,961 and then mayroon na rin siyang subscriber na 387,000. So may video views naman siya ngayon na 104,823,282. And then yung kanyang country is PH, so yung channel type naman niya is People. And then, yung account niya, ginawa ito noong November 5, 2016. So, doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then, sa kanyang social blade rank naman, nasa 103,853. So, doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 1,937. And then, sa kanyang video views rank naman, nasa 156,659. So, doon naman sa kanyang country rank, nasa 662. And then, sa kanyang people rank naman, nasa 1,487. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya dito ng 11K. Ang kinaganda lang dito mga lords, kasi ang kanyang percentage ay umangat ng 0.0%. Na ang ibig sabihin, no, nakamaintain siya. Kung compare natin sa nakaraan niyang buwan, halos pares lang ang pasok ng kanyang subscriber. So doon naman sa kanyang views ng mga lords in the last 30 days, nakakuha siya ng 5.86M views. So ito ang maganda rin mga lords kasi ang kanyang percentage dito ay umangat ng 11.0%. So ibig sabihin nun, mas maganda ang pasok ng kanyang views sa ngayon kung i-compare naman natin sa nakaraan niyang buwan. So nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and then yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So sa kanyang subscriber mga lords, may 6 na araw ako rito nakita ng umangat ng tig 1K. Simula noong May 15, nakakuha siya ng 1K. Nasunda naman ito ng May 17 hanggang 18, nakakuha siya ng 1K bawat araw. And then pagdating naman ng May 20 hanggang 21, nakakuha ulit siya ng 1K bawat araw. Saka yung last, yung May 25, nakakuha siya ng 1K, kaya ang kanyang subscriber ngayon nasa 387,000. So doon naman sa kanyang views mga lords, yung magaganda rito, May 16, nakakuha siya ng 137,000. And then pagdating naman ng May 18, nakakuha siya ng 525,000. So pagdating naman dito ng May 21, nakakuha siya ng 388,000. And then yung last na medyo maganda sa kanya dito, yung May 25, nakakuha siya ng 305,000. Pero sinasabi ko mga lords, maganda nga talaga ang kinalabasan dyan kasi nga ang kanyang percentage ay umangat ng 11.0%. So doon naman sa kanyang earning mga lords, tingnan natin dito yung May 16. No? Sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng $34. And then sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $551. So ang mga yan naman mga lords, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily, weekly, and monthly para malaman na natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Ruel of Malalag dito sa YouTube. So unahin natin yung kanyang daily average. So sa daily subscriber, nakakuha siya ng 367. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 169,529. So doon naman sa kanyang daily, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $42. So times natin sa 55.
mayroon siyang 2,310. And then sa kanyang daily high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $678. So times natin sa 55, mayroon siyang 37,290. So yan mga lods ang kanyang daily average. So pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 2.56K. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,186,703. So doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $297. So times natin sa 55, mayroon siyang 16,335. And then sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $4,700. So times natin sa 55, mayroon siyang 258,500. So yan naman mga lods ang kanyang weekly average. So pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 11K. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 5,085,865. So doon naman sa kanyang monthly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $1,300. So times natin sa 55, mayroon siyang 71,500. And then sa kanyang monthly high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $20,300. So times natin sa 55, mayroon siyang 1,116,500. So yan naman mga lods ang kanyang monthly average. And then yung nababanggit ko rito or nakikita nyo is pawang estimated lamang yan. Nakabase lang tayo sa Social Blade website. Isang public website na kahit sino pwedeng mag-open para malaman kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger, or influencer. And then mga lods, like ko sinasabi, palaging natutupad dyan yung low estimated kasi nga hindi talaga natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin namang maging times 2 yan, times 3, or maging times 4 pa kapag ang isang vlogger nakapagpa-viral ng kanyang video. Pero siyempre mga lods, kung supporter ka ni Ruel o Malalag or ng Rochelle or ng Kalingap team, so huwag ka na mag-skip ng ads para kay Ruel o Malalag mga lods dahil big help yan sa kanyang channel. At saka siyempre sa mga tao rin na kanyang tinutulungan. Pero siyempre, huwag niya rin kalimutan na huwag niya rin i-skip ang aking ads dahil big help niyan sa aking channel at saka siyempre sa aking munting pangarap. So mga lods, kung nagustuhan niyo ang video na to, pakiclick naman ang subscribe natin and then siyempre pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. And then kung mayroong gustong magpagawa ng video na sim nito para sa inyong mga iniidolong vlogger, YouTuber, o influencer, comment dyan sa baba yung tamang detalye ng kanyang channel para ma-search natin kaagad at magawa natin sa next video. So yung mga nag-request na hindi ko na pagbigyan na medyo matagal na, paki-message na lang ulit mga lods kasi baka natakpan na hindi ko napansin. So pasensya na. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Tsaka magsasupport pa lang, ingat kayo palagi and God bless. At sanay gabayan kayo palagi ng Panginoon sa ginagawa niyo araw-araw. At syempre magtagumpay din kayo sa inyong mga pangarap. So hanggang dito na lang. See you on my next video.